Nag-post kasi ako sa Instagram, nagpa-poll ako doon. Mag-tour ako sa kanilang study area. Ito yung desk ni Ate Ai. Ito naman yung kay Louie. Paano pag may baby O na? Pag mga aesthetic naka-display, pag hindi nakatago, ganun. Minsan nade-distract siya sa akin. Kay Lamera kasi akong nanay. Pinatakpan namin ng ganito. So, ayun, may solo video ang vlog na ito. Hindi, nag-post kasi ako sa Instagram, nagpa-poll ako doon. Tara, nagpa-poll ng kung gusto nyong mag-study area tour ako. Karamihan kasi desk tour, ganyan. So, ayun, mag-tour ako sa kanilang study area. Karamihan, nag-yes, syempre. Halos lahat naman nag-yes. So, ayun, ngayon, gumawa talaga ako ng separate video para dito dahil alam niyo naman ako madada, marami akong sinasabi. Tulad niyan, 'di ba? Hindi ko pa ipakita na lang para dire-diretso. Kung naaalala niyo, inorganize na 'to ni Miss Isa nung bago pa siyang gawa. Pero ni-reorganize ko ulit siya ayon sa pangangailangan nila ngayong school year na to. Kasi nag-iba na eh. Ito yung desk ni Ate Ai. Ito naman yung kay Louie. Paano pag may baby O na? Matagal pa naman nito. Actually, dito kasi sa side ni Ai, hindi pa siya nag-i-start yung klase nila. Kaya incomplete pa tong mga gamit niya dito. Like mga notebooks, yung mga ibang materials niya. Hindi pa namin nabibili kasi nga hindi pa namin nakukuha yung list. So, meron kaming book lang niya. Nandito yung kanyang books. Pero kapag dumating na yung notebook niya and yung parang eyelas-eyelas nila yung mga activity worksheets nila, dito rin namin yun ilalagay. So, yan dyan siya. Itong pegboard kasi nila na to, galing to sa IKEA. Pati yung mga yan, mga clip, yan. Sa IKEA na rin yan galing. So, ito may nagpadala sa kanya nito. May natira pa din. Actually, madami yan dati. Nilagay ko na lang dyan para if ever may gusto siyang sulatan, love letter, ganyan. Naka-ready yung kanyang ano, handwriting talaga to ni Ai. Tapos may gold version din yan. Iba-iba kulay niyan eh. Lalang, cute lang. Yan, may pa-eming, may pa-aesthetic na notebook lang tayo dyan. Ang hilig kasi din ni Ai mag, drawing-drawing or mag-take down ng notes kung saang-saang notebook. So, ayan, naglagay ako ng notebook niya dyan. Tapos meron lang tayong aesthetic din na. Pag mga aesthetic naka-display, pag hindi nakatago, ganun. sa ano lang yan, Shopee-Shopee, mga transparent na mga ganyan, stapler. Tapos dito ko na rin nilagay yung mga clip, if ever kailanganin niya. Madali lang kunin. Scotch tape nandito din, and syempre notepads. Yan, sobrang hilig din dyan ni Ate Ai. Tapos, ayan, naglagay din kami nito. Sa IKEA din to, yung nabibiling kamay. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan, lagayan ng headset, pwedeng pang display lang din. Ganyan na lang yung ginawa ni Daddy Al para madali lang makuha ni Ate Ai yung kanyang headset. Tapos, nilagyan namin to ng liner. Parang ganito. Itong liner na to, sa IKEA din namin nabili. Kasi nga, syempre, mga bata yan. Natatakot akong masulatan. Kaya nilagyan ko lang ganito. Actually, dati nga buo eh, no? Oo. Pero, madalas dito lang naman sila. Kaya ayaw ng problema kasi malaki naman na yan. Tapos, ito ang dami nagtatanong sa akin ito sa Instagram nung na-post ko yung story ko. Hinihingi nila yung link. Wala siyang link dahil sa Miniso ko lang siya nakuha. Ayan, si Ate Ai din ang nag-request nito. Para pag kahit malayo siya sa... Oo, para kahit malayo siya dito. Okay lang, carry lang. Pinartnera na rin namin ng mouse pala na... Magkasama talaga yun. Miniso. Magkasama. Mm-hmm. Okay. So yun, magkasama daw yun. Nilagyan ko rin pala ng donut-donut na ganito. Para pagtapos na niyang gamitin yung headphone niya, igagano na lang niya. Para hindi nakaklutter yung cable. I hate cables. Ayoko talaga ng mga kable-kable. Ay, nag-iinit ang ulo ko dyan. Tapos, dito sa gitna, dito ko lang din nilagay yung kanilang anti-radiation eyeglasses. Yan, kay Louie, kay Ate Ai. Tapos, naglagay din ako dito ng, syempre, pag online class sila, laging madalas kailangan nila ng whiteboard.
So, ayan, may iba't ibang color tayo ng whiteboard marker dyan, eraser, and ito yung whiteboard nila, tig-isa sila. Kay Ate Ayi and Louie. Tapos, meron lang din dito sanitizer, syempre. Actually, lahat, halos lahat talaga, simula sa table, sa drawer, IKEA siya. Mm. Sa IKEA siya nang galing. Ultimo ito, IKEA din to. Ito, naglagay ako ng ganito dito para nga lagayan ng mga activity worksheets nila. Kunyari, ngayong araw na to, ganyan. Para hindi kalat-kalat. So, dito sa taas, yung kay Ate Ayi. Dito sa baba, yung kay Louie. Si Louie meron na kasi nag-start na siya. So, ayan, mga ganyan-ganyan na siya. Cute. Ito pa. Pakita ko lang din. Ang cute eh. Oh. Galing din yung so, ayun, nag-start na kasi sila nung isang araw. So, ayun. Tapos, every Friday or every Saturday, tatanungin ko sila kung ano yung mga kailangan i-keep or hindi. Kung may itatapon na doon or wala. Every week yun. Tapos, yung the rest, ilalagay ko na sa parang pinaka-folder nila na nandito. Tapos, ito naman sa gitna. Actually, ganyan na yung ginawa ni Miss Isa. Parang, in-stay ko na lang siyang ganyan. Pero, pinaghiwalay ko lang yung para kay Ate Ayi. Ito yung kay Louie. Yung mga activity book nila, yung mga coloring, katulad niyan, mga ganyan. Kay Louie naman yung mga ganito, mga iba't ibang activity worksheets na hindi naman siya school related, pero yung mga ano lang pag wala silang magawa. Tapos dito naman yung side ni Louie. Actually, ito maganda rin pala to dahil meron tayo kurtina dito kasi madalas kaya dito ko nilagay si Louie kasi nandito ako madalas. So para hindi siya maano sa akin, ma-distract sa akin kasi minsan na-distract siya sa akin. Okay, Lamera kasi akong nanay. Pinatakpan namin ng ganito. Yan. O, di ba? Hindi na ako kita. Silip-silip na. Ang ganda. Ganda. Kaganong-ganong na lang ako. Tsaka para ano, hindi rin masyadong tutok yung aircon pala. Kasi nga, katapat halos dito yung aircon. Ilamigin yung dalawa. Kay Louie, ganitong setup yung ginawa ko. Kasi yan yung required sa school nila. Sa my builders. Yan. So, naglagay lang ako ng mga, ano, ng table number. 1 to 100. Ayan. Tapos yung, syempre, yung name ng school nila, letter L, si Louie. Tapos yan yung kanilang calendar. Yan kasi yung unang-una nilang ginagawa. So, dito siya kumukuha. Ganyan. So, tapos meron lang din siyang mga yes or no dito. Yan. Pag naka-mute. Tapos, dito, ayan, may ganito si Ate Ayi. Ito, nabili ko to sa Shopee. Link below. Ayan, itong parang transparent na lagayan ng earphone. So, ayan siya. Tapos, ito yung luma kong laptop kasi. So, ayun. Tapos may pantasa lang siya dito. So, nandito lang yung baby wipes. Yan. Kapag kailangan. Kasi sila Louie, dito rin nagre-recess. Ganun din, same sa ate niya. May liner din. Lalo na kay Louie. Karamihan naman, washable yung binibili ko lalo na pag pen. Tapos, ayan. Nandito yung kanyang mga kailangan sa school. Diyan ko na lang nilagay muna. So, itong upuan na to, ang dami rin nagtatanong sa akin ito kung saan daw nabili ni El Uy. So, itatry kong hanapin to kasi alam ko sa Facebook Market lang niya to nakuha. Ilalagay ko yung link sa description box kung mahanap ko. So, ayun. Ganda nito. Ganda pa ng color, no? Tapos, dito sa mga drawer sa baba, nilagyan namin siya ng simpleng label lang na ganyan. Para hindi na siya pahirapan magbukas ng magbukas. So, ayan. Ganyan lang. Sa unang drawer, nandito lang lahat ng mga basic na kailangan nila. Like ruler, iba't ibang size na yan. Mga scissors, eraser, liquid eraser, tapos mga pencil. So, magkakasama na yan. Hindi pa kasi nagbo-ballpen sila Ate Ayi eh. Baka ngayong school year pa lang. Tapos dito, iba-iba na to. May mga Stabilo. Glue, iba-ibang glue. Depende sa pangangailangan nila. Yun lang yung laman ng first drawer. Second drawer, yung mga crayons. So, depende. So, ayan siya. May mga Smeagol na mga colored pen. Color pencil, crayons na
16 pieces, 8 pieces, tapos mga ganyang twistable crayon. Ang hilig namin sa crayon. Ang hilig na pala namin sa Crayola. Ayan yung mga markers. Tapos, meron din silang 64 ultra clean washable crayons. May pang fabric din. At ito, cute na cute ako dito. Actually, ano eh, ako lang bumili talaga nito kasi wala lang, nagandahan lang ako. Colors of the World. Yan mga nude-nude lang. Wala lang, ganda lang, diba? So, ayan siya. Ewan ko kung available pa to. Pero yan yung mga color kasi niya. Diba, parang lip liner. Parang pwede siyang gawing lip liner. So, ayun. Sa pangalawang ano, yung mga crayon, mga color. Dito naman yung mga bond paper, A4 short, long, ganyan. May mga Oslo na rin dito. So, ayan siya. Nag-i-stock talaga kami kasi kahit kami ni Daddy Al, kailangan namin to. Tapos, chalkboard eraser, marker, index pads, envelope folder, yan. Sama-sama na yan. May mga chalk tayo dyan. Mga pencil, index card, whiteboard cleaning wipes. Tapos yung mga ganito na mga paper pad ni Louie. And more brown envelope. Para kapag kailangan, hindi na bibili sa labas. Tapos yan, may mga folder din. And may extra illustration board din kami dyan. Kasi sila ay minsan bigla ang kailangan. Eh, paano kung wala kami or may kailangan sa labas na gawin? At least, di ba, kompleto si Ate Ayi dito. Or si Louie. Tapos ito yung mga colored papers. So, itong lalagyan na to, ang dami rin nagtatanong sa akin ito kung saan ko to nabili. Actually, matagal na to. Nasa kabilang bahay pa kami. Nasa akin na to. So, ganyan na lang ginawa ko sa mga colored paper. Para kapag ka, ano, mabilis lang nila makukuha yung color na gusto nila. Kasi nakahiwalay talaga. Like yan, orange. Ganyan siya. So, yun. And dito naman sa gilid. Wait, there's more. Kala niyo yun na yun. Andito yung ating pambansang trolley. Si Baby O ay meron din ito. Pero mga toiletries niya nilalagay ko. Pero ayun. Basically, ang hilig ko ngayon sa ano. Salitang basically, usually, at saka actually. Lalang, trip ko yung mga salitang yan ngayon. So basically, lahat ng mga makikita nyo dito ay mga pang art ni Ate Ayi, mga pang craft. Dahil alam nyo naman si Ate Ayi ay napakahilig sa art. So syempre, support kami ni Daddy Aldo, no? Wait lang, palit kami ni Daddy Aldo kasi sabi ko mas malinis yung background dito. So ayun, ganito lang. Ito, ni-reorganize ko din to ayon sa kanilang pangangailangan. May nakalimutan pa pala kaming gawin dyan, yung mga label. Actually, hindi na kailangan eh, kasi open naman siya eh. Pero wala lang pang pa-arte kasi mamaya explain ko sa inyo. So yan, dito ko lang talaga nilagay sa side na to, yung mga ganito, mga ganyan. Kasi nga, para pag gustong hilain ni Ate Ayi, clear dito. So dito lang siya meron. So nandito lahat ng colored pencil. Ito, mga Staedtler yan. Taray. Staedtler. Hiniwalay ko talaga. Sa ordinaryong mga colored pencil lang. Tapos ito, nandito yung mga iba't ibang glue. Actually, nagulat ako. Sabi ko, bakit lahat to nakabukas? Lahat may bawas? Yung washable clear glue. Pare-pareho lang naman sila. Nagulat na lang ako pa. Lahat sila talaga may bawas. Tapos itong isa yung malaki. Malapit na siyang graduate. Tapos yung ibang glue pa, hindi pa na kontento dito sa mga... Ang daming dinidikit dito. Ang daming dinidikit po kasi dito. Ang daming sira kasi dito talaga. So again, maraming salamat po Elmer's Glue sa pagpapadala ng mga glue kina Ate Ayi and Louie, especially sa mga slime nila. Tapos dito yung mga pang gunting ng mga iba't ibang shape, pang art. Ito yung pang kay Louie to dati. Yung safe na gunting. Pang toddler. Tapos yan, mga gunting. Ito, stamp lang to. Nabili ko sa IKEA pa din. Tapos yan, dito, yung mga crayon, mga extra crayon, mga ano kasi to eh, nagkulang-kulang na. Kaya ganyan, inisa ko na lang silang ganyan. Nandito yung mga dark, dito ko nilagay yung mga light. Tapos ito yung color pencil pa ni Ate Ayi. Actually, sa akin to, regalo sa akin to ni Daddy Al. Pero pinamana ko na kay Ate Ayi. Bagong-bago pa po mga kaibigan. So, ayan siya. Ayan yung nahilig ka magkulay-kulay. Yung nauso yung libro na pangkulay. Oo. Andiyan pa ngayon. Nahilig din po ako sa art. Tamad lang ako.
Tinamad lang talaga. Kasi yung nakaupo lang, naboboring ako ganun. Tapos ito yung mga Faber-Castell 80 connector pens. Ang dami mga pangkulay dito sa bahay na ito. Tapos, sa pangalawang palapag, nandito na yung mga pang-paint. So, dito sa gilid, yung mga paint brush. So, ito yung madumi. Ito yung mga malinis na mga brushes niya. Tapos, ito naman dito. Ito yung gusto kong lagyan ng label sana. Kasi ito yung mga acrylic paint. Ito yung mga bago pa. Ito yung mga nabuksan na ni Ate Ayi. Ito, hindi ko alam kung ano yung padala din yan. Pero parang acrylic din siya. Yan, acrylic din to. Ito mga metallic to eh. Hindi ko kasi alam talaga yung mga ganito. Pero yung mga mahihilig sa mga paint dyan, makarelate. Yan, mga metallic yan. Ito naman, nandito naman sa kabila yung mga pang-age ni Louie. Yung mga finger paint, mga washable. Yan. Safe kahit gamitin ni Louie. Ito naman, sa Crayola din to. Washable din to. Yan, iba-ibang kulay na yan. Dami yan siya. Tapos, sa pinakababa, nandito naman yung mga Sharpie. Mga Sharpie-Sharpie. Tapos, ito yung graphite pencil ni Ate Ayi eh. So, yun siya. Ito, hindi ko nga alam kung ano to. Nakalagay graphic artist M. Tapos, ito yung mga poster paint. Kakailangan, nandiyan sila. Mga pang art-art. Tapos, meron ding watercolor dito. Nandiyan lang yan. Tapos, ito kasi yung apron ni Louie. Pag nagpe-paint-paint siya, para hindi maano yung damit niya. Tapos, sa likod, nandito yung mga canvas, ayan. Basta lahat ng mga paper na pang paint-paint or drawing, nandyan lahat yan. Yan siya, iba-iba na yan. Ano ba to? Paper na pang watercolor pala. So, ayun lang. Sana na-enjoy niyo yung vlog. Ito lang, ganito lang talaga yung buong video natin. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo yung nabigyan ko kayo ng idea kung paano i-organize yung study area. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Bukas na lang ulit. Bye!